na may problema ngayon dahil yung kanyang pangalan ay nakakalikad na at ginagamit na yata sa mga peking gamot-gamot na yan tungkol sa COVID. Sir Jojo, Ginong Jojo Suliman, magandang umaga po sa inyo. Good morning po Sir Henry, good morning Ma'am Missy. Anong nangyari? Bakit ang pangalan daw po ninyo ginagamit? Hindi, natawa nga po ko kanina, may nag-text po sa akin. Sabi niya, Joe, yung Arbidol mo. Sabi niya, nasa mga chat group, Instagram, Viber. Ito raw, tapos sinend niya sa akin yung site, Arbidol PH, meaning Arbidol Philippines siguro. Tapos sinerch ko. Totoo nga, lumabas nga. So, may mga followers siya, may mga I think 400 plus na followers, saka 20 plus na fina-follow niya. Oo. Tapos, na-alarm ako, nagpagawa ako ng short statement kaagad sa lawyer natin na to notify that page. Okay. Kasi ang balita ko pa, hindi lang yung binebenta. Ang problema ko sa kanya is yung paggamit niya ng picture natin, yung FDA permit natin. Nandun pinost niya naka-screenshot lahat Pero sino yung tao? Legit ba yung taong gumagamit niya? Alam mo, hindi ko alam. Hinahanap ko nga kung sino. Pero nung nakita ko, ang selling price pa raw niya is 2,000 hanggang 2,500. Teka muna, to begin with, Arbidol is what? Arbidol is a flu medicine. Yun yung ginagawa ng... Hindi yan over, hindi yan available kung saan-saan, tama ba? Parang hindi ko na... Opo, opo. Sa atin lang po yan galing, directly dispense to the hospitals or doctors po yan. Teka muna. Partner, para lang sa ating mga kababayan. Yan ay gamot para sa flu. Even the Favipiravir, Avigan is for flu. Okay. Pero nag-clinical study po sila at ginagawan po nila ng ginagamit po nila pang treat ng COVID. Okay. Sino ng mga ospital dito ang gumamit niyan? Chinese General, tapos si St. Jude, si St. Dominic, si Medical City, St. Luke, si mga yun. Ang dami po. So ginagamit yan pang treat sa COVID patient? Yes po. Opo. Okay. Ginagamit po nila sa hospital kasi basta may flu ka, they use the medicine. They use that medicine. It has FDA approved ba yan? Opo, FDA po ito. May compassionate permit po na FDA. Okay. Import. Yeah. Tapos, iyan ay hindi nabibili sa mga kung saan-saan lang sa mga butika. Hindi po pwede. Sa atin lang po. Not unless meron nag-import na gray market or what. Bawal po yan. Pero teka muna, kayo ang nakakuha ng exclusive importation permit ng gamot na ito. Opo. Tapos ngayon, may gumagamit na sila rin nagbebenta nito. Opo, may nag-call po na attention natin. Adi, sinita po natin. Pinost natin kanina. Ito. Tapos report natin. Ngayon, nung sine-check namin yung page niya sa Instagram as of 10 o'clock a.m., taken down yung page, wala na. Eh baka ang problema natin dyan, baka gamot sa manok, nilagyan lang nung label na Arbidol at mabenta ng mga hindi nakakaalam. Opo, kaya nga po yung gamot natin, no? They have to take note, may nakalagay exclusively distributed by MyMed RX Plus Corporation. Yun yung kumpanya ninyo, MyMed. Yes. Pag wala po dun sa box, peke po siya. Tsaka pag hindi po galing sa atin, fake po yan. Nako, mag-iingat kayo riyan. Baka mamaya, mabantay ang maigi yan. Ano ho? Tsaka may code naman po lahat. Malalaman naman po natin kung atin o hindi. Kasi kayo, anong kadil nyo lang dito, mga ospital? Diretso kayo. Hospitals, doctors, opo. Ayun. Oo, sige. Missy. Yes, so Sir Jojo, since sinahanap niyo na rin lamang po yung nanggagamit po sa inyong produkto, ano po ang balak ninyo ngayon nag-taken down na so magpupunta po ba kayo ng FBI para ma-i-assist din po kayo? Gumawa na rin po kami ng report para at least po ma-alert din si FBI. Opo. Oo. Sige po. So yan pala, doktor ninyo siguro ang dapat namin makausap din pagka isang araw tungkol dyan sa efficacy niya. Pwede po. Kasi baka mamaya naman pag pinag-usapan natin yung efficacy, mamura tayo pare-pare, hindi kasi tayo doktor. Pero yan kasi ginamit na ba sa kanyan, sa ibang bansa yan? Ginagamit ba sa ibang bansa yan? Ay opo, ito pong Favipiravir Avigan natin is a
ang origin niyan is a Fujifilm Japan. Tapos nag-partner si Fujifilm Japan sa Hisun, China. Tapos yung distributorship sa atin ho binigay. Kasi kahapon may pinag-usapan din kaming gamot kay Secretary Duque partner eh, yung ano, yung in fact ito yung ngayon eh blaman din ng Daily Tribune. Yung ano ito pa partner ng Ivermectin. Ivermectin. Ayun, Ivermectin. Yeah. No? Pero sabi ni Secretary Duque gamot daw ito sa bulate. Yeah. Okay. Pero teka muna. Wala may FDA ano bang may FDA na ba ito? Wala pa yata ito kung meron man ano. Ivermectin ka Henry. Yes. Meron na rin, meron na rin. Meron na. Pero hindi naman natin masisisi yung ating mga kababae lalo pag kasakit ka ng kasakit ka ng COVID eh, kahit nga sambong, kahit nga bayabas, kahit nga dahon ng atis eh, itinatapal mo para gumaling ka eh. Hindi ba? One of these things, you can even interview diba? Dr. Samuel Ang, who is the medical director of Chinese General Hospital. Oh, yan. Siguro maano yeah, natin yan. He's very familiar with these medicines. Para lang, ngayon kasi ang hinahanap na natin ay gamot na nga eh. Gamot at vaccine na nga para makabalik tayo sa normal. Opo, opo. Kaya dapat talaga, kanya lang syempre, hindi tayo pwedeng maggamot dito ng walang FDA permit. Hindi sertipikado ng mga doktor. Eh, kaya nga po ang ginawa nila sa page nila, inilagay nila yung mukha ko sa kanyang FDA permit. Kasi bawal po yan, hindi po namin pinagagamit. Misan kaya, nila nakuha yun. Bako, eh, hanapin ninyo kung sino nakapaglabas ng mga ganyan ninyo. Baka mamaya gaw-gaw lang, tapos pinagkakaperahan na nila. Diba? Nilang gawing wallpaper yung picture ko. Huwag nilang gamitin sa kamot. Sige, ka-Jojo, salamat ha. Mag-ano tayo? Mag-ingat po kayo. Yung mga doktor siguro para malinawan natin ito. At nang hindi kumalat ang mga peke. Baka lalo makamatay pagka peke. Eh. Nako. Correct. Sige. Thank you po. Okay. Ingat teka po. Muna, anong mensahe ninyo doon sa mga baka biglang maalok nito? Mga ganitong... Tingnan na lang nila kung meron pong nakalagay na MyMed. At bumili po sila sa mga doktor sa hospital lang po. Yung kanina.